Para ka na si ano eh, si Imprint Customs. No? Ng sayang tayo yung ano yung imprint na mura. Oo. Mga gusto magpagawa kay Kuya Mar. Oo, oh, actually binilang ko parang nasa 300 na clubs na yata na gawa natin na ano eh. So kung sa ligit, ligit siya. Magandang hapon sa mga kuya, ate, bunso and friends of Eagles na naka-subscribe sa atin dito sa ating channel ng Kuya Jerks, no? The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Service through strong brotherhood, Deo and Patria. Ayan. Solo vlogging lang muna tayo ngayon kasi tayo'y pupunta sa may karsadang bago dito sa may Imus, Cavite lang din. Taga Imus, Cavite kasi kami. And pupunta natin, nagpagawa kasi ako nung ano, nung sublimation shirt. Actually, riding jersey siya. Ito yung itsura niya. Riding jersey na air cool yung fabric niya. Press ko talaga siya sa katawan. May mga maliliit siya na butas-butas. Papasukan ng hangin, dadaliwan ng hangin at pag tipong naulanan ka eh matutuyo agad. So nagpagawa ko doon sa Marquis Clothing. I think sikat na sikat na to ngayon. Ay, baka nakabili na kayo nito sa Shopee, sa Lazada or Shopee lang yata meron sila eh. O baka yung club nyo eh nakapagpagawa na sa kanila ng mga uniform sublimation shirt, no? Sikat na sikat to, taga dito lang to sa amin, malapit lang. Kaya dito na ako nagpagawa, di ba? Ayan, check natin yung kanilang shop. Kasi usually puro online lang ang transaction sa kanya eh. Magaganda yung mga polo shirt na sublimation na binibenta niya sa Shopee. Malakas ang bentahan. Magaganda rin, magagaling din naman kasi yung ano, yung disenyo. Magaganda yung disenyo ng kanyang ano, shirts. So yun ang pupunta natin ngayon. Eh baka nagpagawa kayo dun, baka nagpagawa na kayo dati eh, makita nyo man lang si Kuya Mar, Mar Eduarte. He's also a member of Tao Gamma Phi, no? Kanyang fraternity noon. Tapos nakalimutan ko yung pangalan ng club niya ngayon eh. Pero meron siyang club na ano ngayon, kabilang siya. So saglit lang to, kukunin ko lang yung aking pinagawa para ma-check nyo na rin yung mga damit na available sa kanila. Medyo pangit lang ang panahon, umaambun-ambun, hapon na rin kasi. Ngayon kung magpapagawa kayo sa kanya ng sublimation shirt, ito yung way. Mag-i-start tayo doon sa center ng Bukandala Road, doon sa intersection sa may Jollibee Bukandala. No, kung pupunta nyo siya para hindi na kayo maligaw. Subdivision kasi, wala siyang physical shop. Talagang ginagawa lang siya sa subdivision, sa bahay nila. Nandun yung mga printer na ginagamit and yung patahian niya. So mag-start tayo sa Bukandala. Then dire-diretso na yon, wala nang cut ito, para makita nyo yung way kung paano papunta dun sa kanila. Para kung sakasakali gusto nyo magpagawa, alam nyo na yung road, no? Madali lang naman i-search yan, Jollibee Bukandala. Tapos from there, sundan nyo na lang itong aking vlog kung paano pupunta dun sa subdivision nila. Wag lang sanang lalakas tong ulan na to kasi wala tayong choice kundi ililim. Wala akong kapote at bababasa itong aking dalawang GoPro. Although water resistant naman ito, no? Mahirap na magbaka sakali, baka masira. Wala tayong papagawa. So ito, intersection na ng Bukandala. Ayan, dyan sa kanto na yan. Ito yung Jollibee Bukandala na sinasabi ko, na machecheck nyo naman sa Waze or Google Map. Then ito, kakaliwa tayo dito sa Governor Ayong S. Maliksi Avenue. Ayan,
Governor Ayong S. Maliksi Avenue na dating Nia Road. Then dire-diretso lang ito hanggang dumating tayo dun sa dulo. Basta dire-diretso lang to hanggang dumating sa dulo. Kailangan natin bilisan eh, gawa ng lumalakas yung ambon. Mababasa tayo, baka tayo kapitan ng sakit. Sa mga hindi pa nakakita actually nung aking binibenta sa Shopee na sublimation shirt, mapapanood nyo yan, suot namin yan na jersey doon sa may vlog natin ng nakaraan, yung Lady Eagles ate ng The Fraternal Order of Eagles. Sa end ng video na ito, i-feature natin yun, i-click nyo na lang or hanapin nyo na lang. Kung naka-cellphone kayo, madali lang naman hanapin yun. Lady Eagles, close parenthesis, ate ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Yung suot ko doon na long sleeve na riding jersey, yun yun, no? And available siya sa aking Shopee. Ito yung screenshot nung page ko sa Shopee, Kuya _ Essentials kung isa-search nyo, or Kuya Essentials. Wala tayong Facebook page, wala tayong ano, Shopee lang tayo nagbebenta. Sinishare ko lang dahil parang masaya ako pag nakakita ko ng kapwa ko, kuya na rider, na suot itong jersey na ito, especially pagka nagmomotor. Malaking bagay ang mga sublimation shirts pag nagmomotor dahil presko siya sa katawan at madaling matuyo pagka nababasa. Ito, dire-diretso lang. Siguro ilalagay ko na lang yung link sa description pagka gusto nyo umorder ng aking long sleeve jersey. Tapos pag gusto nyo namang umorder ng ibang mga sublimation shirt, na mga polo shirt, available yan sa Shopee ni Kuya Mar. Ito, yung Maliksi Avenue na pala pangalan na ito ngayon, na dating Nia Road. Ito yung Estana tuloy, Legion 2 Subdivision. Ayan, tapos madadaanan niya yung Legion 2 Subdivision. And ito, Palazzo Bello to eh. Kabisado ko na to. Sa Dallas ko ba namang naiikot? Ayun o, Palazzo Bello. Sa Dallas ko ba namang naiikot tong Cavite, Southdale International School. Baka may mga kuya na taga dito sa area na to, shout out sa inyo ha. Comment lang kayo dyan sa comment section kung taga dito kayo sa area at nadaanan ko yung inyong mga subdivision. Sana mag-meet tayo very soon, no? So ito na yung sinasabi ko, sa pinakadulo ng kalsada makikita nyo itong peryahan. Basta galing tayo doon sa Bukandala, doon sa dulo, Bukandala doon, dire-diretso lang yan. Ito sa dulo makikita nyo yung ano, kakaliwa tayo dito sa may Alpha Mart. Ayan. Tapos kung makikita ninyo, ayun, doon sa dulo ng subdivision, doon yung kanila. Pasok natin doon, papasyal ko kayo. Pasok na tayo dito sa subdivision. Chief. Ayan. Pasok tayo dito kahit wala tayo sticker. Papanggap lang tayo na taga dito. Siyempre, be friendly para makapasok tayo. Saan nga ba yung kanila? Parang nakalimutan ko yung lugar. Oh shit, nakalimutan ko ata yung lugar. Ito, dire-diretso. Napit doon sa clubhouse yun. Ilang beses ko na napuntaan to. Siguro 4 na beses na. Nakakalimutan ko. Marquis Clothing. Dito ata. Makikita natin yun. Ay, ito, may Eagles dito eh. Ayun!
Doon ako pupunta, sabi na eh. Naalala ko, mga pala sabi dati ni Kuya Mer, lilipat eh. Ito. Laki na ng ano mo, Kuya. Ay, ito pala siya. Ang laki na itong shop mo ah. Maganda dito sa Malawak talaga. Oo. Mas maganda nga dito. Oh, cute yeah, na aso mo. American to, di ba, Kuya? Mabait. Mabait 'yan, oh. Kakagatin ako, ah. Hindi ko lang malabas 'yung legit, hindi 'yan niya. Mabait siya kasi maharot. Ano pangalan niya, Kuya? Hmm? Ano pangalan niya? Bambi. Bambi, lalaki, no? Babae. Babae. Bait ka pala. Nag-angat-ngat? Ha? Nag-angat-ngat? Hindi naman. Mahalaro. Well, ang bigat eh. Ang bigat niyan. Mukha nga. Katawa pa lang. Ang laki. Ilang banga niyan? Nakapagawa ko sa maraming club na papagawa sa'yo ngayon ah. Hindi. Iba-iba. Government na eh. Iba eh. Ah, government na yung iba. Tapos ano, mga school. Nauubusin yung mga club eh. Lagi ko nakikita yung ano eh. Lagi ko nakikita yung sa Facebook yung ano eh. Advertisement mo eh. Ano lang yung advertise ko? Pagkano binabayad mo daily doon? Hindi, monthly yun eh. Monthly? 3,000 lang. 3,000? Hmm. Dati nung nag-boost ako ng page, nasa halos 7,000 yung inaano ko eh. Okay. Nababayad ko eh. Ang laki eh. Saka 3,000 lang yun. Bawi naman yun eh. Hmm, sa dami. Oh. Tawag dito. Itong label pa nga rin, paano kung ads ko pa nung ano, mas malaki diba? 2019, nagaganon ako eh. Tapos tinigil ko nung medyo okay-okay na. Kasi yung ibang mga tao, kusa nang lumalapit kahit walang ano. Ganun, ganun, maganda ko yan. Nagme-message na eh, no? Sa page. Ano na lang, repair-repair. Repair-repair? Totoo yun. Repair-repair. Alagaan mo lang talaga yung ano mo. Word of mouth lang talaga eh. Alagaan mo na yung mga posts mo lang. Nga pala, sabi nga pala sa akin mag-vlog ko. Naisipan ko lang, i-record lang yung mga nangyayari sa Eagles. Para, kasi maraming nanonood ng Eagles eh. Nag-aisa ko. Para pogi. May isang video kami doon, yung ano, initiation, umabot ng 30,000 views eh. Oo. Ito yung production natin. Ayan, yung production, no? So, yung kaya natin nakahiwalay. Dito, ano lang to, heat press printing. Heat press printing. Mm. Ah, sa loob. Tingnan natin, Kuya. Sige. Ano? Sa loob. Eto. Ito yung operator ko yan. Ayun. Jabin. Okay. Ito yung maliit na office namin. Ito. Ito yung ah, office. Natin. Ayun. Tika, nandito pa yung barim ko. Ayun, o. Oh. Mas ano to, no, Kuya? Mas... Parang mas malawak yung production area mo malawak dito, no? Kumpara sa dati. Ayan. So, dyan siya i-print. Ayan, no? Para makita mo talaga na ito. Okay. Pag na-print dyan, dito naman siya i-heat press. Ayan. Yung mga heat press natin. Dun yung maliliit. Ayan, i-heat press sa tela. Ayan, meron din maliliit dun. Ayan, no? Ayan. Dito, pag na-heat press siya, dito ni... Paring Ray. Ray, pakita mo nga paano mag-heat-press, Ray. It is. Kaway-kaway ka muna sa ano, sa YouTube ni Kuya. Mainit yan, masyadong mainit yan. Kaya kailangan ganda-ganda. Hindi naman basta-basta nakakupas yan eh. Kasi yung mga... Pag sublimation talaga hindi nakakupas yan. Hindi nakakupas eh, no? Yan. Ayos oh. Sobrang dayang papel dito. Binibili rin yan, pero sila nag-ipon yan. Pang bayan sila. Pag na-heat-press na yung papel, wala na yun, di na... Wala na yan, oo. So, yan, inipon nila kasi may bibili yun. Kalakal na. Kalakal, oo. Oh, mapakinabangan pa ng iba. Sobrang dami yan, oo. Oh, every week. Sobrang dami. Ayun. Ayan. Oh, dyan na rin yung tulugan nila, kaya. Oh, dyan na, para diretso tulog. Diretso tulog na, pagpagod na. Pero ito yung quarters talaga nila. Mm. Naka-aircon niya mga hindi pwedeng ano yan. Hindi pwedeng mainitan. Yung lugar oh. Aquarium pa. Diba ano, Mer? Okay ka muna dito. Okay.
Ano pangalan ng shop mo, kuya? Marquis Clothing. Marquis Clothing. Mamaya escort tayo ng isang fabric kay kuya. Okay. Pag na-transfer na sa fabric, gugupitin na to, kuya. Gugupitin siya ng manual. Naka-pattern niya kung anong size niya. Yan, M, sabihin medium. Okay. Nasa labas yung ano para hiwalay siya lagi. Tapos bubuin na siya. Kaya siya medyo mahal yung sublimation kasi nga maproseso siya. Mainit ha, parang plinahan siya. Oo, mainit siya. Sobrang init yan. 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 Bubuin na siya. Ito na siya. Ayan, sobrang dami na nahitrit kanina. Ayun. Yan, yan. Tapos tatahiin na dun sa patahian. Nakahiwalay, nakahiwalay lang yung tahian natin eh. Nakahiwalay yan. So, yan. Ito yung mga body to pa ganito. Ito na mga sleeve. Ayun. Ito yung mga sleeve natin. Ito. Ito naman yung mga sleeve. So, bubuhin na lang din siya. So, yung patahian mo dito din? Oo, oh, kaso kabilang strip kasi hindi nakasya dito. Ang pangalan mo sa subdivision nyo kaya dito? Pacific Woods. Pacific Woods. Hmm. Karsadang bago to, no? Karsadang bago to. Yan lang siya. Ayos. Okay, dito na lang, dito na rin yung ano, yung button sa saka button hole. Kasi mga polo may special machine siya. So hindi na siya minamano-mano yung pagbutas ng ano, ng call. Dito yung placket, tawag dito pala. Yan, kahit sa yung polo natin. Ito. Ito Chinese call. So may kuya tayo dun sa ano. Pagawa sila yung uniform nila. Eh, mga nagpagawa na ba sa'yo sa Visayas, Mindanao? Marami, hanggang Mindanao na. Hanggang Mindanao na? Paano yun? Online-online na lang? Bank transfer? Bank transfer, oh. Tapos, actually, papadala mo sa JNT? Marami tayong mga kuya na na-scam sa Luso, sa ano, Visayas, Mindanao. So, ang ginagawa ko, COD. COD na? Pagdating nung... LBC? Oo. Diba sa LBC? Pagdating nung damit sa kanila, doon palang babayaran. Oo. Tama talaga naman. Legit na legit tayo. Tama naman. Maganda na rin yung COD. Ito yung mga natin, generic yan. Ito yung sa Shopee. Ayun. Malakas to, nakita ko. Hundreds na agad eh. Malakas yan. Naunahan mo ako sa bentahan sa sa palakasan sa Shopee. Pang-araw-araw namin na. Sino nagbabalot? Ako na. Ikaw na? Ako na, para talaga ano, marami na masyadong ginagawa dito yung mga tao. Oo nga. Hands-on talaga ako sa ano, sa Netflix. Ayan oh. Susunod yan, may sarili ka ng ano. Pagka mas lumaki pa, sariling pabrika. O ganun ang ano, ganun yung goal natin. Pero para may long term goal. Sa may pesa? Lang sa syempre no. Palaki pa. Nagsimula ako dito, talaga ako lang eh. One month team ako eh. So way back, mga 9 years ago. Binibilang ko eh. Ako lang yun, ako yung nag-hit press, ako yung nag-edit. Ikaw na lahat. Nagasana napalaki ko siya talagang. Sino yung designer mo? Ako dati. Meron akong designer na ngayon na naka-remote. Online lang siya. Para hindi ka na mapagod. Minsan ako pa rin pag masyado siyang loaded. May week talaga na eh, loaded eh. Kasi design pa rin ako. Kasi may trabaho pa rin ako eh. So tumutulong-tulong pa rin ako. Ano yung pinakamalakas mo sa Shopee na design mo? Ito. Sigurado ako, pag may nakanood na ito, meron sila niyan. Ito yung BBM yata yan ha. Hindi. BBM yung, Sara, yung hindi ba? Philippine flag. Marami tayong kuya kasi na gusto yung makabayan na damit. Yung itong ano. Itong Philippine flag na team. Oo. Ito yung pinakamalakas ko talaga. Yan yung malakas mo. So, ang dami na ito. Siguro mga 300 na yung oo. Na ano ko sa shopping. Malakas nga. Yan siya. Ganyan siya. Simple lang. Simple lang. Pero, yan. Para ka ng si ano eh, si Imprint Customs. No? Ang sayang tayo yung ano yung imprint na mura. Oo. Dila pa imprint na mahal. May opisina kasi yun na ano talaga eh. Medyo talaga matatag na imprint. Eh. Nagbabayad yun ng may sariling building ata yun eh. Marami empleyado eh. Tayo pa ano pa lang tayo. Papunta pa lang. Ayun. Mga gusto magpagawa kay Kuya Mar. Oo, oh, actually, binilang ko parang nasa 300 na clubs na yata yung nagawa natin ng ano eh. So, kung sa legit, legit siya. Marami pupunta dito actually yung mga kuya. Ayan. Mas ini-invite ko sila dito kasi siyempre para una makita talaga nila yung makita fabric, talaga nila yung lugar. Yung fabric na ginagamit. Oo. Yung pag-print. Diba? May iba kasi yung ano eh.
iba yung gumagamit ng China printer sa Epson printer kasi yung kakaiba ng output sa design. Maganda talaga siya pag printer na ano na Epson, yung Indian Epson. Yung China medyo ano eh, hindi siya vibrant. Hindi siya ganun kaganda. Oo nga eh. So, mapapansin niyo may mga nag-offer naman na mura. Ayun, pero ang dami nang pumipirata sa iyo sa Shopee ha. Oh, may actually nakaraan pati yung sa akin, pati itong long sleeve ko pinipirata na 'to eh. Parang sekwenta na ano na Shopee. Tapos, story na report ko. Nakita ko yung design. Ang pangit. Oh. Yan nga yung problema kasi, 'di ba may magpa-pirate. Tapos may mag-review doon, pangit kasi hindi nga nira ko ano, nasa picture hindi raw nakuha. Kaya nire-report ko siya, nasisira yung ano yung product natin, yung image na sira. Yeah, nga eh. Dami ko na-report na parang 50 na ano, Shopee store. Hindi naman yata nila dinidelete eh. Ah, pag na-report, may proseso lang. Natatanggal naman talaga yun. Ah, natatanggal. Problema, pag may naggawa na naman. Ang dami, may nakikita ko yung review pag bumili ng peking ganito yung sa akin. Pangit no? Oo. Kasi hindi nila makakuha yung ano yung tamang print kasi nasa atin yung, saka, Apple, yung actual file nasa atin. Kung di ba naman engot din naman yung bumili, di ba? Bakit ka hindi nagbabasa ng review? Oo, unang-una yung review yan. Pag nakita nyo yung review na Shopee natin, 4.9 yung rating natin dun. Paano kuya? Sige, thank you. Mauna na ako kuya, salamat sa susunod ulit. Sige. Eh kuya, thank you. Thank you ha. Oo. Ingat. Oh, sige kuya. Next time ulit. Oh, sige kuya. Ayun. Thank you. Napomid, pampapogi. Sige kuya. So, ayan mga kuya. Tayo sisibat na. Ito, mga pinagawa ko na long sleeves. Para ibenta natin sa Shopee. And yung pinagawa din sa akin ng aming governor. Kasi ni-rebrand niya itong ating long sleeve para maibenta rin sa inductions para mas maraming kuya ang makasuot na itong ating riding jersey syempre. Sa mga magpapagawa, ito yun lang ang bahay nila sa may Pacific Woods Marquis Clothing. Ayan. Sundan nyo lang itong aking vlog para dun sa way kung paano papunta sa kanila or just message Kuya Mar. Ito sa may Enchula Vista Street. Ayan. So tayo'y ano ba palabas? Tama, dito, kaliwa. Ito yung bahay. Ayan. So dire-diretso na tayo pa uwi. Tapos na yung ating pakay for today dito sa labas. Abangan nyo yung mga susunod nating vlog. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo daily vlogger. Kung meron lang special something regarding Eagles, yun yung ating usual na binavlog. Kaya I hope na ma-enjoy ninyo itong ating chip. Ma-enjoy ninyo itong ating mga pinapalabas dito sa ating channel, especially sa mga kuya, ate, bunso and friends of Eagles na interested join dito sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Napakarami ng club niyan. Hindi mo na kailangan mag-message na sa akin paano sumali. What I suggest is diyan sa pinakamalapit sa area mo, diyan ka sumali. Para hindi ka nalalayo, 'di ba? Huwag mo na pahirapan sarili mo. Okay na 'yung diyan sa area mo. Again, dito ko natatapusin itong ating short vlog. Wala namang activity ang grupo namin. It is more on myself lang. Kung gusto niyo kumuha ng mga sublimation shirt, Marquis Clothing, search niyo lang sa Facebook and doon sa may Shopee ni Kuya Mar. At syempre huwag nyong kalilimutan Kuya_Essentials. Nandyan nakalagay itong ating riding jersey. Sa mga kuya natin na riders dyan na nagmomotor, huwag na huwag ninyong kalilimutan kumuha sa akin ng riding jersey. Napakabisa nito kung mga kuya, no? Mabisang mabisa.
And bukod sa riding jersey, syempre, try nyo din yung aking Eagles pomade. Kasi yun talagang business ko, no? Hair pomade, and supplier ako sa mga selected barbershop nationwide. Di naman totally lahat ng barbershop, no? Yung mga middle and high-end barbershops, sila supplier natin. So gumawa rin ako ng para sa mga kuya natin na nagpapapogi, gumagamit ng pomade. Then, syempre, mga stickers and car magnet. Meron tayong 8 inches na car magnet na binibenta, and 3 inches na holographic sticker at 5 inches na holographic sticker. So makikita nyo yan sa aking Shopee page, Kuya_Essentials. Alright, so hanggang dito na lang. Dito ko natatapusin ang ating makikipagkwentuhan sa inyo, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles. Salamat sa pagsama sa ating biyahe. Mabuhay ang Agila. Alright.